Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tutuloy natin insyaAllah ang pagtalakay natin sa talambuhay ni Isa alayhis salam. Noong kagabi ay natalakay na natin yung pagpapakita ni Jibril alayhis salam kay Maryam. At sa pagpapakita na ito ni Jibril alayhis salam, siya ay nagpakita kay Maryam sa anyong tao. At ito ay nangyari doon sa lugar na kung saan nagtatago si Maryam para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. At si Maryam, sa kanyang kabataan, ginugol niya na talaga ang kanyang buhay sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ang naging panata ng kanyang ina. Nang ipinagbubuntis pa lang ng kanyang ina, si Maryam ay ipinamanata na niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang magiging anak ay maglilingkod doon sa sinagoga, yung simbahan ng mga Hudyo. At inaasahan talaga ng ina ni Maryam na siya ay lalaki, ipapanganak na lalaki, pero nang lumabas siya ay babae. At ang pangalan ng nanay ni Maryam ay Hana, o sa Kastila, Ana. Kaya nga merong mga lugar sa Pilipinas, tinatawag na Santa Ana. So ang tinutukoy doon ay ang nanay ni Maryam. So daanan natin ng konti yung tungkol sa bagay na ito, ang tungkol sa pamilya ni Imran, na siyang tatay ni Maryam. At mainam na matukoy ang bagay ni ito, kasi doon sa Bible, doon sa Bagong Tipan, magkaiba ang pagkakanarate ni Mateo at ni Lucas doon sa family tree na pinanggalingan ni Isa alayhis salam, ni Hesus Kristo. At actually doon sa family tree, doon sa Lucas at doon sa Mateo, ang itinuturo doon na ama ni Jesus ay si Joseph, si San Jose. Yung Joseph yung doon sa ano, 'di ba, uso ngayon yung ano, yung Belen. Ha? Oh, yung carpenter, yung mahirap ipaliwanag eh, kasi inimbento lang naman nila si Joseph. Kasi si Maria, siya ay nabuntis ng walang asawa. Pero kung titingnan mo yung kwento tungkol kay Joseph at yung iba pang mga nabuong kwento tungkol sa kanya, so lumalabas na si Jesus ay anak talaga ni Joseph. Kasi doon sa Mateo at sa Lucas, ang lumilitaw na, kumbaga, ang lumilitaw na ninuno ni Jesus, na dahil dito ay naging ninuno niya sila Abraham, David at Solomon, ay si Joseph. Pero sa Islam, malinaw na ang ninuno ni Isa alayhis salam na mula rito ay nagiging apo siya ng mga propeta ay si Maryam. Si Maryam na anak ni Imran. At ang kanyang ina nga na si Hana. So si Maryam, yung nanay niya ay merong, hindi nanay niya. Sa ibang mga narration kasi, yung nanay niya ay merong kapatid na babae na siyang asawa ni Zakaria, yung tatay ni John the Baptist. Pero mas matibay na pananaw na si Zakaria ay bayaw ni
Maryam. Asawa siya ng kapatid na babae ni Maryam, kaya si Isa alihis salam at si Yahya alihis salam ay magpinsang buo. Magkapatid yung nanay nilang pareho. So yun yung relasyon nila sa isa't isa. So bago natin dugtungan yung doon sa Sura Maryam, balik tayo doon muna sa Sura Ali Imran. At natukoy na nga natin na si Imran, siya yung tatay ni Maryam. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Sura Ali Imran, chapter 3, verse 33, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Si Allah subhanahu wa ta'ala hinirang niya si Adan, si Noah, ang pamilya ni Abraham at ang pamilya ni Imran. Hinirang niya ang lahat ng ito mula sa kanyang mga nilikha. Hinirang na ibig sabihin, binigyan niya ng dakilang biyaya na mula nga sa kanila ay nanggaling ang angkan o lahi ng mga propeta. At ang iba pang matutuwid na mga tao, mga tagasunod ng mga propeta, lalong-lalo na. So sinabi, karugtong nito sa verse 34, Duriyatun ba'duha min ba'd, na sila raw ay mga anak at apo ng isa't isa. Wallahu sami'un alim, at si Allah ay nakaririnig at nakaalam. At pagkatapos nito ay nabanggit ang kwento nga tungkol sa asawa ni Imran, yung nanay nga ni Maryam o ni Maria, ni Mama Mary. Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni. So sinabi ng asawa ni Imran, Panginoon ko, tunay na ako ay namanata sa iyo ng sanggol na nasa aking sinapupunan bilang panata, kaya tanggapin mo ito mula sa akin. At ganito ka tindi ang pamamanata ng nanay ni Mama Mary, si Santa Ana. Kasi isang karama ang nangyari sa kanya na siya ay nabuntis sa matandang edad na rin. So ganun niya ipinagbuntis si Maryam. At sa pagkakabuntis niya na ito, bilang pasasalamat niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay namanata na ang anak niya na ito ay maglilingkod doon sa sinagoga, doon sa simbahan para paglingkuran si Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pa mga kwento tungkol kay Maryam, inshallah, dadaanan pa natin yun kapag tinalakay na natin mismo yung talambuhay ni Maryam. Ngayon dadaanan lang natin ito, inshallah, tatalakayin niyo natin ng mas malalim, inshallah. Pero ito ngang si Santa Ana o si Hana, Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal untha. Subalit nang siya ay nanganak, nasabi ni Hana, Panginoon ko, ako ay nanganak ng isang sanggol na babae. Samantalang ang inaasahan niya ay manganganak siya ng sanggol na lalaki. So hindi naman ito pagpapakita na nadidismaya si Hana. Kumbaga, nagkaroon lang siya ng pakiramdam na kung lalaki sana yung kanyang anak ay magiging mas malaki ang serbisyo nito sa sinagoga. Kasi yun talaga yung plano niya. Pero anyway, tinanggap na rin niya na babae ang kanyang anak. Kaya nasabi niya na ang lalaki ay hindi katulad ng babae. At yun nga, si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang isinilang. At pagkatapos ito, sinabi ni Allah, nandito pa rin tayo sa verse 36 sa Sura Ali Imran, Wa inni sammaytuha Maryama wa inni uiduha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim. Sa pagkasilang daw ng bata,
pinangalanan na niya ito na Maryam. Ibig sabihin, sa kaparaanan nila noon, at actually sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba pinapangalanan ng baby sa panahon ng kanyang akika? Sa mga ikapitong araw, ganun, pinapangalanan na siya. Pero pwede rin pangalanan ang baby doon mismo sa araw ng kanyang kapanganakan. At actually ngayon, naobliga pa nga tayo na ngayon pa lang, ngayon sa panahon na ito, sa pagkapanganak pa lang, magbibigay na tayo ng pangalan kasi sa ospital, kukulitin ka na doon ng nurse kung anong pangalan ng bata. O yung ibang magulang naman, hindi pa nga pinapanganak yung baby, may pangalan na. Ito yung naging sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa araw ng akika, bibigyan ng pangalan ang bata, pero dito, nang sinilang si Maryam, ay pinangalanan na siya doon sa mismong araw ng pagkakapanganak sa kanya. At ito yung isang magandang sinabi ng nanay ni Maryam. Sinabi niya, tunay na pinapakupkup ko sa iyo, tunay na pinapakupkup ko siya sa iyo at ang kanyang mga ina po mula sa Satanas na isinumpa. Si Hannah, pinapakupkup niya si Maryam at ang kanyang mga ina po laban sa Satanas na isinumpa. Ito yung nasabi niya sa kapanganakan ng kanyang anak na si Maria. Merong isang hadith. Ito ay isang hadith na iniulat ni Imam Ahmad. So sinabi, ma min mauludin illa wasyaitanu yamassuhu hina yulad. Na wala raw sinumang baby ang ipinanganak liban na lamang na hinahawakan daw ito ni Satanas. Hinahawakan ni Satanas o hinahaplos ni Satanas ang baby na ito. Fayastahillu sarikan min bassi shaitan. At dahil dito, ang bata raw ay umiiyak pagkasilang dahil sa haplos na ito ni Satanas. Illa Maryama wabnaha. Sa lahat daw ng bata na isinilang ay hinawakan ni Satanas, liban na lang kay Maryam at sa kanyang anak na si Isa alayhis salam. At nasabi ni Abu Huraira, na isa sa mga nag-ulat ng hadith na ito, na maaari daw gawin ito ng sinumang magulang sa kanyang anak. Maaaring gawin ito ng sinumang magulang sa kanyang anak. At sa isa pang hadith, sinabi, kullu insanin taliduhu ummuhu yalkuzuhu shaitanu fi hednehi illa ma kana min Maryama wabniha. Na sinabi, hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad, lahat daw ng tao na isinilang ay sinisipa raw ni Satanas sa magkabilang tagiliran nito liban na lamang kay Maryam at sa kanyang anak. Alam tara ila as-sabiyihina yaskutu kayfa yasrukh. Hindi mo ba nakita kung paanong ang bata kapag ito'y pinanganak ay umiiyak? Qalu bala ya Rasulullah. So sinabi ng mga sahaba, oo, sugo ni Allah, na na-realize nila na lahat nga ng mga pinapanganak ay umiiyak. Qala dalika hina yalkuzhu shaitanu bi khidney. Ang pag-iyak daw ng bata ay nangyayari kapag sinipa daw ni Satanas yung baby na bagong panganak. Pero nga dahil nagpakupkup si Ana, si Hana, kay Allah laban kay Satanas at ito'y tinupad ni Allah, hindi hinawakan ni Satanas si Maryam at gayon din ang kanyang anak nang sila ay isinilang. So tuloy natin itong pagbasa natin doon sa Ali Imran. So nga ipinanganak ni Hana ang kanyang anak na babae sa halip na lalaki. At hiniling ni Hana na tanggapin ni Allah ang kanyang panatanga na ang anak niya ay magsisilbi sa sinagoga. Pero nga inaasahan niya na ito'y lalaki pero babae ang lumabas. Pero anyway, si Maryam ay tumupad pa rin doon sa panata ng kanyang ina
na natili si Maryam doon sa sinagoga para maglingkod doon. At si Maryam bilang babae, kakaiba ito sa kanila. Kumbaga sa mga Hudyo nung panahon na yon, kumbaga ang mga naglilingkod sa simbahan ay mga lalaki talaga. Pero si Maryam, siyempre dinulot ni Allah na ang puso ng mga tao ay magpahintulot na siya ay mananatili doon sa sinagoga at maglilingkod. At naglagay nga siya ng isang special na lugar niya doon sa sinagoga na hindi siya nakikita ng mga tao, lalong-lalo na ng kalalakihan upang doon niya sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. At meron pa siyang ibang mga ginagawa doon sa sinagoga. At yun nga, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasan. At tinanggap nga ng kanyang Panginoon mula sa kanya ng mabuting pagtanggap yung kanyang panata ng anak ni Hana ay maglilingkod sa sinagoga. Kahit babae ito na lumabas, si Maryam. Wakafalaha Zakaria. At sa pananatili ni Maryam doon sa sinagoga ay naging guardian niya si Zakaria, yung bayaw niya, yung asawa ng ate ni Maryam. At si Zakaria, nung panahon na yaon na nanatili na si Maryam doon sa sinagoga, propeta na si Zakaria. At kinikilala siya ng mga rabbi at kasama na rito yung mga Pariseo at mga Saduseo sa kanyang mataas na antas sa kanila. Sila ay nakikinig sa pangaral ni Zakaria bilang propeta na ipinadala ni Allah sa kanila. So marahil si Zakaria, siya ay meron ding kinalaman kung bakit nagawa ni Maryam na manatili sa sinagoga sa halip o sa kabila ng katotohanan na unusual para sa isang babae ang manatili sa sinagoga para sa paglilingkod doon sa sinagoga. At sa karugtong nito, kullama dakala alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tuwi nang si Zakaria daw ay papasok doon sa mihrab ni Maryam, doon sa pokdasala ni Maryam ay nakakakita si Zakaria doon ng biyaya. So mayroong pagkain na nandoon kay Maryam at nagtataka si Zakaria kung saan nanggagaling ang pagkain nito at iba pang mga biyaya. At sinabi ni Zakaria, kala ya Maryamu, anna laki hada? Sinabi niya, Maryam, saan nanggaling ang mga ito? Yung mga pagkain na ito at iba pang mga biyaya. Kalat huwa min indillah. Sinabi ni Maryam, ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yarzuku may yasha'u bigayri hisab. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagbibiyaya sa sinumang naisin niyang biyayaan nang walang pagtutuos. Ibig sabihin, walang humpay na pagbibiyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, si Zakaria siya ay nanalangin nga rin kay Allah na siya ay magkaroon ng sarili niyang anak din na gusto niya na magpapatuloy sa kanyang mensahe. Di sinabi nga rito sa verse 38, Hunalika da'a Zakaria Rabba, kala Rabbi habli min ladunka durriyatun tayyiba. Durriyatan tayyiba. Dahil dito ay nanalangin si Zakaria sa kanyang Panginoon at nagsabing, aking Panginoon, biyayaan mo ako mula sa iyo ng anak na mabuti. Innaka sami'ud du'a. Tunay na ikaw ay nakaririnig ng mga panalangin. At syempre si Zakaria ay pinagbigyan din ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng anak. At talaktawan na natin ang mga parte na ito tungkol kay Zakaria kasi matatalakay pa natin yung mismong talambuhay ni Zakaria inshallah sa mga susunod pang panahon. So balik tayo dun sa Surah Maryam, chapter 19 verse 23. Kasi nga si Maryam siya ay
nagtago sa isang liblib na lugar nang ipinagbubuntis na niya, pinagdadalang tao na niya, si Isa alayhis salam. Sa takot na siya ay huhusgahan ng mga tao, dahil ang mga Hudyo sila ay merong ipinapataw na parusang kamatayan para sa pangangalo niya. At alam naman natin, kahit si Maryam ay, kumbaga, kahit bayaw pa niya si Zacarias o si Zakaria, hindi siya may pagtatanggol ni Zakaria sa mga tao. So siya ay nagtago sa liblib na lugar. At nung siya ay manganganak niya doon sa chapter 19 verse 23, Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhla, qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Ang sakit daw ng panganganak ay nagtulak sa kanya tungo sa katawan ng puno ng datiles. Napasandal daw si Maryam sa puno ng datiles dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman, sakit na kanyang nararamdaman na siya ay manganganak na. Na sinasabi nga, ang sakit daw ng panganganak para sa isang babae ay isa sa mga pinakamatitinding sakit na maaring maranasan ng sino mang tao. Mas matindi pa ang sakit na nararamdaman ng babae sa kanyang pagbubuntis o sa kanyang panganganak. Mas matindi pa yung sakit nun kaysa sa arthritis. Mas masakit pa yung sakit ng pagbubuntis o panganganak kaysa dun sa mapukpok mo yung daliri mo ng martilyo. As in, masakit talaga. Hindi siya ma-describe. Meron akong napanood na eksperimento na pinaranas sa ilang mga lalaki yung sakit, yung simulated na sakit na mararamdaman ng isang babae na nanganganak. So naglagay ng mga instrumento doon sa kanilang tiyan, at syempre yung instrumento na yun pinapagana yun ng kuryente, at sinisimulate noon yung sakit na mararamdaman ng babae sa kanyang panganganak. At walang ni isa doon sa mga lalaki na nag-volunteer ang nagawa na matagalan nila ang sakit ng panganganak na yon ng ilang ulit. Isang beses lang nilang naranasan, sumusuko na sila. E paano pa kaya yung babae na ilang beses silang yung naghihilab, yung tiyan nila? Hindi ko ma-describe, di pa ako nabubuntis eh. So paano pa yung babae na ilang beses na nangyayari sa kanila yung bagay na yun? So hindi kaya nung mga lalaki na nandun sa eksperimento na yun. So yun nga, si Maryam bilang tao, so napasandal siya sa puno ng datiles at nasabi na lang niya sa sarili niya, kung ako lamang ay namatay na bago pa ito at nabaon na sa limot. Muli, so itong sinabi na ito ni Maryam, hindi ito pananalita ng kawalang pananampalataya. Hindi ito nagpapakita na mahina ang kanyang iman. Si Maryam bilang tao, siya ay nakakaramdam ng kalungkutan, siya ay nakakaramdam ng hirap, at normal lang na siya ay dadaing. Okay? Normal lang na siya ay dadaing. Pero ito na yung mahimalang kapanganakan ni Isa alayhis salam. Fanadaha min tahtiha, ala tahzani kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. So meron daw nagsalita sa ilalim niya. At ang nagsalita na ito ay walang iba kundi ang sanggol na si Isa alayhis salam, na kapapanganak pa lang niya siya ay nagsalita at nangusap kay Maryam. So bukod pa pala doon sa pagsasalita ni Isa alayhis salam nung kinausap niya yung mga tao, nagsalita na rin si Isa alayhis salam sa kanyang ina nang siya ay ipinanganak. At sinabi niya sa kanyang ina, huwag kang malungkot, nagpaagos ang iyong Panginoon sa ilalim mo ng batis. Nagpaagos daw si Allah sa ilalim niya ng batis. Yung batis, yung parang sapa. Basta merong tubig na dumadaloy. Na isa sa mga karama na ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Maryam.
bilang kapanatagan sa kanya na ang kanyang dinaranas na paghihirap ay merong saysay. At ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi muli ng bata, Wahazzi ilayki bijid'in naklati tosakitu alayki rutban janiya. Sinabi, yugyugin mo patungo sa iyo ang katawan ng puno ng datiles at malalaglag sa iyo ang hinog at sariwang datiles. Hinog at sariwang bunga ng datiles. Ang puno ng dates, kung di pa kayo nakakita ng puno ng dates, ito ay katulad ng puno ng nyug. Para itong puno ng nyug. Pero hindi siya kasing taas ng puno ng nyug. Mga, yung taas niya siguro mga dalawang palapag ang puno ng datiles, o meron pang mas mataas o meron pang mas mababa. Pero yung naalala ko, mga ganun siya kataas. Mas mataas pa rin ang puno ng nyug. Pero itsura niya parang puno ng nyug. Ngayon dito, sabi, yugyugin daw ni Maryam ang puno ng datiles para mahulog sa kanya yung bunga ng datiles para kakainin niya. At syempre, galing sa ilalim naman niya yung tubig na iinumin niya para makatulong sa kanya. Sumuli, usapin na naman ito ng tawakkul. So, si Allah subhanahu wa ta'ala, kung gugustuhin niya, pwede niyang pabagsakin na lang kay Maryam yung mga bunga ng dates, o pwede namang paangatin na lang ni Allah yung tubig mula dun sa batis, tapos pupunta na lang, papasok na lang sa bibig ni Maryam. Kaya ni Allah yon kung gugustuhin niya. Pero isa itong pagpapakita ng sunna ni Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang tulong niya sa sino mang tao, dapat meron muna tayong gagawin. Dapat meron tayong gagawin. Hindi pwedeng aasa na lamang tayo sa tagumpay ni Allah na hindi naman tayo gumagawa ng paraan. Na sa Islam, balanse ang ating pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsisikap natin na magkamit ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, isang maling katuruan na merong Muslim halimbawa na mag-aakala na ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay darating sa kanya nang hindi siya nagtatrabaho o hindi siya nagsisikap na magkaroon ng hanap buhay. Katulad minsan ng mga tablig na isa sa mga maling katuruan nila, iiwan nila yung kanilang pamilya, tapos magdadawa daw di umano sila, 3 araw, 40 days, 4 na buwan, pupunta pa sa ibang bansa, na mas mahalaga raw kaysa sa Hajj, yung pagpunta ng India, Bangladesh o Pakistan. Hindi na natin pagtatalunan yung bagay na yun. Bahala sila anong gusto nilang paniwalaan. Pero ang kinalaman nila sa tinatalakay natin ngayon ng pagiging balanse ng tawakkul at pagsisikap ng tao na magkamit ng tulong ni Allah ay ang nangyari dito kay Maryam. Sinutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng isang bagay na mula rito ay darating sa kanya ang tulong ni Allah, ang yugyugi ng puno ng datiles. At ang pagyugyog ng puno ng datiles para malaglag ang bunga nito ay imposible. Imposible. Kahit sinong malakas na tao, hindi niya kayang ugain ang puno ng datiles ng sapat na pag-uga para malaglag ang mga bunga nito. Kahit sinong malakas na tao. Sige, ugay niyo yung puno na lang ng nyug. Kung mauuga niyo yung puno ng nyog at malalaglag yung buko, walang tao ang makakagawa nito. Pero nga sa kabila ng pagiging imposible nito, ito ay bagay na ipinagawa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kung paanong nag-utos si Allah sa mga naunang mga propeta na gumawa ng paraan, magsikap muna bago dumating ang tulong ni Allah. Bago dumating ang tulong ni Allah. So, kung kailangan mo
ng tagumpay, kailangan mo magsikap na ikaw ay magtagumpay. Hindi katulad ng itinuturo ng ilang mga sekta na di umano, hindi na raw kailangan mag-aral sa Madina, hindi na kailangan mag-aral sa Makkah, sa Madina, o sa ano pa mang Islamic University kasi meron daw silang kasama. Sumaman lang ng sumama sa Quruj, natulog, paggising, marunong na mag-Arabic. Waliyadu billah. O kaya, yung tablig daw, yan, dawa ng dawa, hindi nagtatrabaho. Paggising daw niya, meron ng pera sa ilalim ng kanyang unan. Talo pa nila yung propeta. Dahil kung yan, ganyan na mga karama ay nangyayari nga, hindi naman natin sinasabing hindi nangyari. Pero, mas matibay mula sa mga batayan na kung ang mga propeta ay nagsikap, ang mga propeta nagtrabaho, ang mga propeta nagnegosyo, ang mga propeta nagpastol, ang mga propeta sumugod sa jihad na may dalang sandata, ibig sabihin, kailangan nating magsisikap para magtagumpay. Hindi yung asa lang tayo ng asa. Nanaalala ko yung kwento tungkol kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu nung siya ay naging khalifa na. Khalifa na siya. At tuwing ang panahon na dumadaan ang mga Muslim sa pagsubok, laging sinasabi ng mga Muslim, sana magkaroon tayo ng pinuno na katulad ni Umar bin Khattab. Pero ang totoo niyan, kung halimbawa mang buhay ngayon si Umar bin Khattab at makikita niya yung mga Muslim, baka naging kasama sila doon sa mga hahampasin ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu dahil sa kanilang kalagayan. Minsan may nakita si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ng mga tao na nandun sa masjid. Walang ginagawa, hindi nagtatrabaho. Parang tablig, ganun sila. At tinanong niya, masyano kum, anong meron sa inyo? Ba't kayo nandito? Samantalang lahat ng tao, abala. Yung iba, nag-harvest ng dates. Yung iba, nagtitinda. Yung iba, nagpapastol ng hayop. Pero sila nandun sa masjid. At ang sagot nila, nahnul mutawakkilun. Nahnul mutawakkilun, sabi nila, kami ang mga nananalig kay Allah. Ang yabang. Nandito kami sa masjid, di kami nagtatrabaho kasi kami ang mga tunay na nananalig kay Allah. Ang sinabi sa kanila ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, la, bal antumul mutawakilun. Hindi kayo nananalig kay Allah, bagkus kayo ang mga gusto lang kumain. Kumain lang ang gusto nyo, ayaw nyo magtrabaho. Na parang inaakala nila na ganun-ganun lang dumarating ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa Islam, merong balanse ng pananalig kay Allah. Oo, pero hindi naman pwede naaasan na lang tayo sa biyaya ni Allah na hindi tayo nagsisikap. Pag sumikapan natin na makamit natin ng biyaya ni Allah, katulad ng sa kalagayan ni Maryam, na niyugyug niya ang puno na imposibleng mayugyug para mahulog yung datiles. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kailangan magsikap. Hindi pwede yung propeta nga ay nag-aalaga ng kambing. Propeta nga nagdinegosyo. Di ba? Propeta, sumama doon sa paghuhukay ng trench para hindi makapasok yung kalaban sa Madina. Paano pa kaya tayo? Kailangan natin na magsikap. At panghuli sa gabi na ito, inshallah, sayo nga, sinabi sa kanya kay Maryam, fakuli washrabi wakarri aina. Kumain ka, uminom at makontento. Fa imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Na kung mayroon man daw makakakita kay Maryam, sinabi sa kanya nung sanggol, kung may makakakita man sa iyo na sino mang tao ay sabihin mo, tunay na ako ay namanata sa aking Panginoon ng pag-aayuno kaya hindi ako makikipag-usap sa araw na ito sa sino mang tao. Sa biniliwalag ito ng mga scholar, ang utos kay Maryam kapag may nagtanong sa kanya,
ano tong dala mong bata o anong nangyari sa iyo, saan ka galing o ano pa mang tatanong sa kanya. Ang sasabihin niya, ako ay namanata kay Allah ng pag-aayuno at sasabihin niya ito sa mga tao sa pamagitan ng pagsenyas. Hindi na natin alam eksakto kung paano yung pagsenyas na yun. Pero ito isang bagay na nauunawaan ng mga Hudyo nung panahon na yon kasi naging bahagi ng pag-aayuno ng mga Hudyo ang hindi pagsasalita. Sa isang bahagi ng kanilang paniniwala ay bahagi ng kanilang pag-aayuno ang hindi pagsasalita. Pero siyempre, hindi yan applicable sa atin ngayon. Ang sinusunod nating sharia ay ang sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung kambal, kung magpa-fasting kayo, tapos isipin nyo, hindi ako magsasalita kasi fasting. Hindi nyo ito pwedeng gayahin. Intindihan nyo? Hindi nyo ito pwedeng gayahin. Kasi ang susundin natin yung sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itutuloy natin ito bukas, inshallah, yung pagdating na ni Maryam doon sa kanyang bayan kasama ang sanggol na si Isa alayhis salam. Pero doon sa kwento ng mga Kristiyano, dumating si Maryam, si Maria kasama si Joseph. Pero daanan na rin natin yan bukas, inshallah. At yun na yung bagay na may ikinalaman din sa Pasko, inshallah. So tutuloy natin to. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.